lunang karagatan. Kaya mo pang harapin ang mga Diyos at mga Diyosa, silang makapangyarihan doon sa langit at lupa. Naglakbay at lumipad sa mundo. Hindi humihinto ang pagkatuto sa batang sabik sa kaalamang bago. At mukhang kaibigan, isa ka doon. Kaya, abangan ang ating mga pakulo para sa mga aralin dito sa asignaturang Filipino. Tiyak kong marami sa atin ang lumikha ng sarili nating bida na may mga kakaibang lakas at kapangyarihan na nakakagawa ng napakaraming kilos o galaw. Salamat sa mga immortal na nagbigay ng kapangyarihang nagpaangat sa kanila. Pamilyar na pamilyar ba? Ganito rin halos tumakbo ang mga mitolohiyang nalalaman natin, maging ang Cupid at Psyche at Wigan at Bugan ay naglahat ng maraming pangyayaring nagpalutang sa kakayahan at kapangyarihan ng mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego at Romano. Kung kaya naman, naaliw at namangha tayo sa kanilang mga kilos at gawi. At sa pagdaan ng iba't ibang henerasyon, binihisan sila ng bagong mga forma na angkop sa pagbabago ng panahon. Samahan niyo akong silipin ang ilang creations ng ilang mga kabataang gaya niyo. Ilan sa kanila ay nagbihis ala Olympians at ang iba naman ay iginuhit ang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego at Romano ng ayon sa kanilang imahinasyon. Pak! Nakamamangha ang pagiging malikhain ng mga kabataan ngayon. Nag-uumapaw ang imahinasyon at pagiging mapamaraan. Sa mga bagets, pambihira talaga ang inyong mga likhang guhit at kuhang larawan. Binabati ko kayo. Nako, ako naman, naniniwala na marami sa inyo ang may pampasabog na kakayahan. Push lang natin yan, mga bagets. Magsanay lang ng magsanay. Sabi nga ni Ma'am Matanong, patuloy nating tuklasin ang ating mga talento at ibahagi sa iba upang maging inspirasyon sa kapwa. Sa pagkakataong ito naman, gusto kong ibahagi sa ating lahat ang isang email na ipinadala sa atin ng isang grade 10 student gaya nyo. Humihingi siya ng tulong mula sa atin. Wow naman! Feeling superhero tuloy ako ngayon na to the rescue! Ano grade 10? Tulungan natin ang inyong kamag-aral? Game na ba rito sa pampadami ng puntos? Pampadagdag kaalaman? Pampalakas ng loob mo? Pambihirang bagets? Isa ito sa mga patok na larong nakikita natin online. Lagyan natin ng panlasang Filipino 10. Simple lang. May deskripsyong lalabas sa ibabaw ng ulo. Sa ibaba nito ay dalawang sagot na pagpipilian. Pipiliin natin ang ating sagot sa pamamagitan ng paggalaw ng ating ulo sa direksyon kung nasaan ang sagot na pinili natin. Tandaan ha, tungkol ito sa mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego at Romano. Gina-gina ba kayo? Ang kumasa sa ating hamon. Game tayo. Siya ang Diyos ng digmaan. Siya ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Galing! Okay, next! Siya ang Diyos ng apoy, teknolohiya at panday ng mga Diyos.
Siya ay gumagamit ng kapangyarihan ng kulog at kidlat at itinuturing na punong Diyos. Siya ang Diyos ng karagatan, lindol at kabayo at siya rin ay gumagamit ng tridente o piruya. Siya ang diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at buwan. Siya ang diyos ng sexual na pag-ibig at kagandahan. Siya ang reyna ng mga diyos at diyosa at tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa, kababaihan at pamilya. Siya ang diyosa ng karunungan at pakikipagdigma. Siya ang mensahero ng mga diyos, diyos ng paglalakbay, pangangalakal, siyensya, pagnanakaw at panlilinlang. Isa ka ng alamat, bata! Ang saya maglaro habang natututo, di ba? Nako, tapikin natin ang ating mga sarili para sa isang matagumpay na gawain. Matuto tayong pahalagahan ang ating sarili at ipagdiwang ang ating mga tagumpay gaano man yang kaliit o kalaki. Sabi nga ni Ma'am Matanong, tagumpay mo yan, kaya dapat maging masaya ka. At sa ating letter sender, sana nag-enjoy ka gaya namin at nakapagbalik-aral na rin. Grade 10, nitong mga nagdaang araw ay sabay-sabay nating pinag-aralan ang makulay na mundo ng mitolohiya. Nangunguna nga riyan ang mitong Romano at Griego. Alam kong batid mo na rin na sagana ang ating bansa sa mga mito. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang bersyon nitong nakabatay sa kanilang mayamang kultura. Isang halimbawa nga riyan ang Wigan at Bugan. Isinalaysay ito sa Ingles ni Maria Luisa B. Aguilar Carino at isinali naman sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Ang mitong ito ng mga taga-Ifugao ay sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino. Ipinahihiwatig din sa mitong ito ang paniniwala, pagtitiwala at pananalig sa mga Diyos at Diyosa. Bukod pa rito, nakalikha rin tayo ng mga bagong kwento na halos dikit sa mga elemento ng mitolohiya. Salamat sa imahinasyon ng magagaling na manunulat at ilustrador. May bago tayong mga kwentong inabangan at karakter na nakilala. Kaya mo bang lumaban sa pangisip? Si Malakas at si Maganda. Kaya mo bang pigilan ang alunang karagatan? Malungkot ang bathala noon dahil mag-isa lamang siya. Dahil dito, ay naisipan niyang buuin ang malawak na kalangitan at binuo rin ang makinang na araw kasama ng iba pang bituin na hindi mapigilan ng pagningning sa kalangitan. Ngunit, hindi pa rin naging maligaya ang bathala. Kaya naman, ikinumpas nito ang kanyang kamay at nabuo ang daigdig. Sa loob ng pabilog na hugis nito, ay nabuhay ang iba't ibang nilalang tulad ng mga puno, halaman, isda, at ang mga ibong malayang nakalilipad sa kalangitan. Mayroon ding mga anyong tubig tulad ng ilog at dagat, ang walang patid sa pag-agos. Nalikha na nga ng bathala ang sanlibutan. Ang mga ibon ay walang ginawa kundi lumipad. Nang minsang mapadapong isang ibon sa kawayan, mayroon siyang kakaibang tinig na narinig sa loob nito. May tinig na nakikiusap tuktukin ng ibon ng kawayan upang bumuka ito. Ginawa nga ng ibon at lumabas ang isang lalaki. Siya raw si Malakas. Muli siyang nakiusap sa ibon na tuktukin pa ang isa pang kawayan upang makalabas ang kasama niya sa loob.
ginawang muli ng ibon at lumabas ang isang dilag na ang pangalan ay Maganda. Isinakay ng ibon ang dalawa sa kanyang likod at dinala sa isang pulo kung saan nila sisimulan ang kanilang lahing kayumanggi. At iyan nga ang walang kamatayang mito ni na Malakas at Maganda. Kaya mo bang harapin ang mga Diyos at mga Diyosa? Sama-sama tayong namangha at sumubaybay sa palabas na ito. Maaari kasing dahil ito sa mga karakter na sumasalamin sa ating mga minimiting lakas o di kaya dahil sa mga kwentong gaya ng nasa mitolohiya. Pero teka muna, grade 10. Masasabi mo bang taglay nito ang mga katangian ng isang mito? Tignan natin kung naroon ba ang mga elementong TTBTETP o tauhan, tagpuan, banghay, tema, estilo, tono, pananaw. Hindi rin maitatatwa ang epekto ng mitolohiya sa maraming pelikula at telenovela sa bansa. Maraming mga bagong kwento at karakter na nabuo na may halos hango sa mga mitong ating nababasa. Maraming kabataan ang gumaya sa kanilang forma at kilos. At alam niyo ba na napakahalaga ng mga salitang kilos o galaw sa paglalarawan sa isang tekstong gaya ng mito? Ang bawat akda ay nagtataglay ng mga pangyayaring pinagagalaw sa pamamagitan ng mga salitang kilos. Ang mga ito ang nagpapalawak ng imahinasyon ng mga mambabasa at tumutulong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng akda at maging ang pagkatao ng bawat karakter. Tutal naman pinag-uusapan na natin ang mga salitang kilos. Push na ulit natin ang usapan tungkol dito. Ano nga ulit ang tawag natin sa mga salitang kilos o galaw? Tama! Pandiwa! Ulitin natin! Pandiwa nga ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Mabisang instrumento ito upang makapagsalaysay ng mga pangyayari sa isang akdang pampanitikan. Kung handa na kayo na madagdagan ang inyong kaalaman, i-ariba na natin ang talakayan. Kung gayon, tiyaking hawak mo na ang iyong panulat at module dahil makatutulong ang mga ito sa ating talakayan. Sabay-sabay nating unawain ang focus ng pandiwa. Huwag kang kabahan! Sama-sama tayong matututo. Tama ka nang narinig. O diba, pati ang pandiwa dapat may focus? Parang ikaw, siya lang ang focus. Nako, mabalik tayo. Ano nga ba ang focus ng pandiwa? Ang focus ay tumutukoy sa relasyong pansemantika o ugnayan ng mga pandiwa at paksa sa pangungusap. Nagkakaroon ng iba't ibang focus ayon sa paksa at panlaping ikinakabit sa pandiwa. Kilalanin na natin ang iba't ibang focus ng pandiwa. Focus sa tagaganap o aktor. Tandaan, sa focus sa tagaganap o aktor, ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na, sino? Upang madaling tandaan ang mga pandiwa sa focus na tagaganap ay kalimitang ginagamitan ng mga unlaping mag, nag, ma, na, at gitlaping um. Pananda ng focus o paksa ang si, sina, at ang. At magagamit din bilang focus sa tagaganap ang mga nominatibong panghalip na ako, ka, kita, siya, tayo, kami, kayo, at sila.
Halimbawa, naglakbay si Psyche patungo sa tahanan ng mga Diyos. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglakbay. Sino ang naglakbay? Tama, si Psyche na siya ring paksa sa pangungusap. Ito ay nasa focus sa tagaganap dahil ang paksa o ang tinutukoy ng pandiwa ang siyang gumanap ng kilos nito at gumamit ng panandang si. Tingnan pa ang halimbawang ito. Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglunsad. Sino ang naglunsad? Tama, ang mga kabataan na siya ring paksa sa pangungusap. Ito rin ay nasa focus sa tagaganap dahil ang paksa o ang tinutukoy ng pandiwa ang siyang gumanap ng kilos nito. Kayo naman, ito ba ay halimbawa ng focus sa tagaganap? Si Psyche ay tumalima sa lahat ng gusto ni Venus. Tama! Si Psyche ang focus ng pandiwang tumalima dahil siya ang gumawa ng kilos. Focus sa lion o goal. Tandaan, lion o goal naman ang tawag sa focus ng pandiwa kung ang paksa ang lion ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, ano? Ginagamit na panlapi sa pandiwa ang in, hin, an, han, ma, paki, ipa, at pa. At panandang ang sa paksa o focus. Halimbawa, kinuha ni Psyche ang gintong balahibo ng tupa. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay kinuha na tumutukoy sa paksang ang gintong balahibo ng tupa. Ito ay nasa focus sa lion dahil ang paksa o ang tinutukoy ng pandiwa ang siyang lion ng pangungusap at gumagamit ng panandang ang. Tignan natin muli ito. Nasira mo ang visual aids para sa observation. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay nasira na tumutukoy sa paksang ang mga visual aids. Ito rin ay nasa focus sa lion dahil ang paksa o ang tinutukoy ng pandiwa ang siyang lion ng pangungusap at gumagamit ng panandang ang. Subukan niyo naman. Ito ba ay halimbawa ng focus sa lion? Iniayos ni Psyche ang mga buto ayon sa pagkakauri nito. Tumpak! Ang paksa na ang mga buto ayon sa pagkakauri ang tinutukoy ng pandiwang iniayos na siyang layon ng pangungusap. Focus sa tagatanggap o benepektibo. Tandaan, ang paksa ng pangungusap ay ang tumatanggap o pinaglalaanan ng kilos na ipinahihiwatig ng pandiwa. Kilala rin ito sa tawag na focus sa pinaglalaanan. Sumasagot ito sa tanong na, para kanino? Ginagamit ang mga panlaping i, in, ipinag, ipag, han, an, at iba pa. Halimbawa, kami ay ipinagluto ni nanay ng kare-kare. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay ipinagluto na tumutukoy sa paksang kami. Ito ay nasa focus sa tagatanggap dahil ang paksa o ang tinutukoy ng pandiwa ang siyang tatanggap sa kilos. Ano? Subukan pa natin.
Gagawan ko ng bagong costume si Ingrid para sa failed demonstrations. Ito ay nasa focus sa taga-tanggap dahil ang paksa, si Ingrid. Ang tinutukoy ng pandiwang, gagawan. Ang siyang taga-tanggap sa kilos. Gawin niyo naman ito. Ito ba ay halimbawa ng focus sa taga-tanggap? Ipinag-utos ni Apollo na bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Magaling! Ito ay nasa focus sa taga-tanggap dahil si Psyche o ang tinutukoy ng pandiwang ipinag-utos ang siyang taga-tanggap sa kilos. Focus sa kagamitan o instrumental. Tandaan, ang kasangkapan o ang gamit ang paksa ng pangungusap upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Kilala rin ito sa tawag na focus sa gamit. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano? Ginagamit ang panlaping ipa, ipang, maipang. Halimbawa, ipantatarak niya ang punyal sa mahal na asawa. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay ipantatarak na tumutukoy sa paksang ang punyal. Ito ay nasa focus sa kagamitan dahil ang paksa ang instrumento o gamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Tingnan naman natin ito. Ipinampunas ni Ingrid ang basahan sa sahig. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay ipinampunas na tumutukoy sa paksang ang basahan. Ito ay nasa focus sa kagamitan dahil ang paksa ang instrumento o gamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Gawin natin ito. Ito ba ay halimbawa ng focus sa kagamitan o instrumental? Ang pana ni Cupid ay maipang gagamot kay Psyche. Magaling! Ito nga ay focus sa kagamitan dahil ang pana ni Cupid ang instrumento para maisagawa ang kilos. Tukuyin mo kung ang focus ng pandiwa sa pangungusap ay tagaganap, layon, tagatanggap o kagamitan. Kinain ni Psyche ang ambrosya. Tama! Layon. Gusto nilang mahalungkat ang sikreto niya. Mahusay! Layon! Gumawa ng paraan si Cupid upang mailigtas si Psyche. Magaling! Tagaganap! Natukso si Psyche na buksan ang kahon ng kagandahan. Tumpak! Tagaganap! Binabati ko kayong muli, Grade 10! Kayang-kaya, di ba? Mahalaga na maintindihan natin ang bawat focus ng pandiwa dahil sa pakikipag-usap, mainam na batid mo ang mga salita at kung paano sila ginagamit. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang labo-labo at gulo. Paano? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Makinig, magmasid at makiisa sa ating mga aralin dito sa DepEd TV. At iyan ang ating tampok na aralin para sa inyong module sa Filipino 10. Huwag mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa dito sa classroom ni Ms. Pam. Kung saan, mag-e-enjoy kang matututo at matututo kang nag-e-enjoy. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo.
sa mundo ng mitolohiya, mga misteryo ng mundo at pangis ng digmaan, kaya mo bang pigilan ang alunang karagatan? Kaya mo bang harapin ang mga Diyos at mga Diyosa? Silang makapangyarihan doon sa langit at lupa.